sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umalis ang mga Pariseo at pinag-usapan nila kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya't pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, "Guro, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuro ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi?" Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layon. Kaya't sinabi niya, "Kayong mapag-imbabaw, bakit ibig ninyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis." At siya'y binigyan nila ng isang denaryo. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" Ang tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. At sinabi niya sa kanila, "Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Meron po akong napanood na isang Filipino movie, pero hindi ko na matandaan kung anong movie yun. Basta meron akong paboritong lines na sinabi doon sa isa sa mga aktor sa isang Filipinong movie na ito, na nagsasabing, "Sa paghahangad nating maging pinakamagaling, nakakalimutan na nating maging mabuti." Ulitin ko po, "Sa paghahangad nating maging pinakamagaling o magaling, ay nakakalimutan na nating maging mabuti." Diba? Tama naman po yung mga sinasabi, ang sinabi sa isang linya ng isang pelikula. Kasi gusto nating maging magaling. Gusto siguro nating maging tanyag, maging popular, at gusto din siguro nating makilala. At mapapansin natin kapag may usapan sa isang magkakaibigan, dapat may maiambag ka. Dapat kung ano ang meron sa kanya, katalinuhan niya, karunungan niya, dapat meron ka rin. Naiinggit ba o di kaya nagseselos? Dapat kung ano yung may bagay siya, may nabili siya, may naipon siya, lalamangan mo rin yun. Dapat sa isang, kung ikaw ay nagtatrabaho, dapat marating ko itong posisyon na ito. Wala akong pakialam kung masisira man ang relasyon naming magkakaibigan, masisira man ang relasyon naming sa katrabaho ko, dapat magaling ako at maabot ko ang itong pangarap na ito. Nakakalimutan na natin maging isang mabuti sa paghahangad natin na tayo ang pinakamagaling, sa paghahangad natin na tayo ay magaling. Pero ang isang bagay, ang importanteng yaman na hindi makukuha nat sa atin ay ito ang nakakalimutan natin. Ang maging mabait,
at maging magaling sa Diyos at sa ating kapwa. Ulitin ko po, sa paghahangad nating tayo ay ang maghahangad na pinakamagaling, nakakalimutan na natin magpakabait, magpakabuti sa kapwa at sa Diyos. Bakit ko po ba nasabi ang mga katagang yan? Sapagkat sa ating ebanghelyo ngayon, tinanong ng mga Pariseo ang ating Panginoong Hesukristo, sabi nila, Guro, marapat bang magbayad kami ng buwis kay Cesar o sa Estado? Ang sagot ng ating Panginoon, hindi agad niya sinagot, ngunit kumuha siya ng isang denaryo at sabi niya, kaninong mukha ang nasa denaryo? Ang sabi nila, kay Cesar. And then, our Lord Jesus Christ answered the question, okay, ibigay kung ano yung nararapat sa Diyos at ibigay kung ano yung nararapat sa Estado o sa Romano o kay Cesar. Kaya mga kapatid, while I was reflecting the gospel, ang tanong ko sa sarili ko, o maaring tanong din ninyo, ano kaya ang maibigay ko sa Estado at ano din ang maibigay ko sa Diyos? Ano kaya ang contribution ko sa gobyerno, sa bansang ito, na ako ay bilang isang mamamayan ng bansang ito, at ano din ang maiambag at maging contribution ko sa Diyos? Ang sabi sa ating ebanghelyo, ibigay mo sa Diyos kung ano ang nararapat sa Diyos. Malamang andito kayo ngayon kasi ibinigay niyo ang inyong oras, ang inyong talento, at ang inyong kayamanan sa ating Panginoong Hesukristo sa mahal na poong Nazareno, sapagkat ang sabi sa isang banghelyo, ibigay kung ano ang naaayon sa Diyos. Kaya nga tuwing Linggo, tayo ay nagsisimba sapagkat ito ay naaayon sa Diyos. But back to the question, ano yung pwede nating maibigay sa Estado, sa gobyerno, o kay Cesar, at sa Diyos na maaaring common sa dalawang ito? Babalik po tayo kanina sa sinabi ko, ang pagiging mabuti. Diba? Lord, I want to be a good servant of your vineyard. Gusto kong maging mabuting mananampalataya. Gusto kong maging mabuting deboto. Gusto kong maging mabuti at mabait sa aking kapwa. Ngayon din, I want to be a good citizen of this country. Gusto ko ding maging mabuting mamamayan dito sa aming bansa. Kabutihan. Yan ang maibigay natin sa Estado. Yan din ang maibigay natin sa Diyos. Gusto mong maging mabuti. Yan sana yung hangadin, ang hangad natin sa ating buhay, ang pagiging mabuti. Na kahit na minsan, Panginoon, pipiliin kong maging mabuti na kahit na minsan, nakakapagod na maging mabuti. Feeling ko, kung ako lang yung mabuti, doon sa pinagtatrabahuhan namin, pinagkakaisahan nila ako. Binubuli nila ako. Buti-buti mo naman. No? Magpakasama ka din minsan. Ang buti-buti mo naman, yung resibo, wag mo ding, no? Wag mong sabihin ng totoo. Feeling ko, Panginoon, yung mga gumagawa ng kapangitan, sila yung yumayaman. Yung mga sinungaling na ako, nagsasabi ng katotohanan, feeling ko sila yung blessed na blessed. Kaya minsan, nakakapagod kaya maging mabait, nakakapagod din maging mabuti. No? Sa eskwela, back to your elementary days, sino lang ba yung mga sikat? Sila yung mga, sino ba yun? Mga naughty, di ba?
sila yung mga tawag niyan, no? Maraming kaso sa Dean of Discipline, no, nagaguidance. Pero yung mga mabuti, hindi gaanong sikat, hindi gaanong tanyag. Now, back to the question, gusto mo pa bang maging mabuti? Gusto mo pa bang maging mabait? At the end of the day, tatatanungin ka ng Diyos at sasabihin mo, oo, Panginoon, sapagkat alam kong sa pagiging mabuti ko at sa pagiging mabait ko sa lipunan at sa simbahan, kasama ko ikaw. Yan ang magandang ambag natin. Hindi yung tanong na may separation ang church at ang estado. Pero bilang isang mamamayan ng bansang ito, at ikaw din ay anak ng Diyos at kawangits ng Diyos, pananagutan mo rin, responsibilidad mo rin na maging mabuti sa estado at maging mabuti sa harap ng Diyos at sa sambayanan ng Diyos. Again, ang tanong, ano kaya ang maiambag ko sa Diyos at sa estado? Iyon ang kabutihan. Hangarin sana natin na maging mabait, na maging mabuti sa ating kapwa at sa ating bansa. At sabihin natin, Lord, I want to be a good servant. At the same time, I want also a good citizen of this country. Gusto kong mabuti sa harapan mo, Panginoon. Gusto ko ding maging mabuting mamamayan sa bansang ito. Patnubayan sana tayo ng Diyos ang ating mahal na Poong Hesus Nazareno.